So guys, ito yung mugs natin, mugs ng DL150 na i-install natin kay Flash150. Ayan. So ipinakita ko lang sa inyo muna itong likod. Papakita ko muna sa inyo yung mga babagoy natin sa likod. Ayan. Kung titingnan nyo siya guys, okay na siya. Baga itong ano natin, naka-fix na yan dyan. Parang stock lang, naka-freewheel, walang problema, hindi ipit ang preno. Pero may conflict yan guys. Tapos yung spacer na ginawa ko dito nga pala guys ha. Ito yung ginamit ko nung ako ay nag-rim set. Tapos itong plang natin, itong sprocket panel, dinoble natin ang bearing yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos ito pang pinaka, ito yung pinaka conflict dyan. Ayan. Kung makikita nyo sa dulo, yan yung tinuturo natin na yan. Yan. Yung kadena, saka yung chassis niya, halos magkadikit na. Diba? Pasensya na kayo sa motor guys, medyo madumi no. Nagbababagyo kasi ngayon. Ito ay na-discovery ko nung ako ay naka-rim set. Ayan, may tama na yan, no? Diba? So, dito sa video na to, i-guide ko kayo kung paano nyo maikakabit tong mugs ng DL150 or magre-rim set kayo na gamit ang buha ng Sonic or XRM Trinity. Kung magko-convert kayo ng rim set, ito ipapakita ko sa inyo yung guide kung paano maiiwasan tong bagay na to na tumatama dyan. Kasi nga itong pinaka-kadena nya halos dikit na sa chassis. Ngayon pag nag-bounce yung ano, pag nag-bounce tong shock, pag nag-bounce ang swing arm, lalo na siyang didikit dyan kasi aangat, diba? So antabayanan nyo guys, tuloy-tuloy tayo, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ng solusyon yan. Yan. Tapos ito yung mga materials na gagamitin natin. Ito para to sa dito sa plate ng odometer natin. Ito yung spacer niya, kulang pa to ng isa, gagawa pa ako ng isa nito. Tapos ito yung ginamit ko para din sa problema natin sa likod. Sa likod ng gulong, yung sa kadena na tumatama din sa chassis. Ito yun. Ginawa ko lang to. So, mamaya makikita nyo kung paano natin gagamitin yan. Tapos, ito naman yung gagamitin natin sa sprocket sa likod. And medyo hinabaan na natin yung mga tornilyo. Tapos, ito yung pang retread. Bali, ang sukat nito, G's, para dito. Ito ay gagamitin natin dito para maikabit natin yung itong plate sensor niya para sa odometer. Mamaya makikita nyo yan guys kung paano ko ginawa. Tapos ito naman pang retread din yan. Gagamitin naman natin yan dun sa bracket ng caliper. Mamaya makikita nyo kung paano natin gagamitin yan, no? So, unahin natin isalpak yung likod, guys. Tuloy-tuloy tayo. So, ito na, guys. Simulan na natin tong sprocket niya muna sa likod. So, papakita ko lang sa inyo, guys, no? Yan. Magtataka kayo bakit dinoblig yung bearing yan sa sprocket panel niya. Dito. Kaya ako siya dinoble guys dahil yung biyahe ko palaging malayo. Itong bearing niya dito mabilis na dudurog, mabilis na babasag. Kasi nga pwersado, kahit na Japan bearing na yung gamitin natin, pwersado siya kasi nga laging malayo biyahe. Siyempre pag malayo biyahe, hindi ka naman pwedeng babagal-bagal sa takbuhan. Kaya yung pwersa ng buong makina nandito lahat eh, para mahila niya yung gulong. Kaya mabilis akong nababasagan ng bearing dito sa
sa sprocket panel natin dito sa flange niya. No, so dinoble ko siya para may tibay-tibay siya. Bali nung ginawa ko naman to, nung dinoble ko tong bearing na to, nung ako ay naka-rim set pa, okay naman guys. Bali, tumagal siya hanggang ngayon. Hindi ko pa ito pinapalitan hanggang ngayon. Ito, gamit ko pa rin siya. Kaya, goods naman siyang gamitin. Tapos, hindi ko na nalilinis guys ha. May ako na lang lilinisin pagkatapos gawin. So kung mapapansin nyo, kung titignan nyo yung stock nito, yung stock ng para sa flash 150 natin, masyado mataas yung pinaka sprocket panel niya or flange. Diba? Ito mababa lang. Tapos bukod doon, bukod sa mababa lang to, yung sukat ng, hindi ko alam kung anong sukat nito eh, pero umikse yung pinaka boha ng bago nating mugs na gagamitin na pang GL. Ang sukat niya, yung sukat lang mismo ng pang Raider 150. Kasi ganun din naman yung ano eh, gamit kong boha eh. Sukat lang din yung Raider 150 pati ng Sonic 150 yung haba. So kaya ang nangyari, pag ikakabit natin to, nagkaroon siya ng malaking clearance dito. Malaking clearance dito. So dahil nagkaroon siya ng malaking clearance dito, kasi nga hindi mo naman pwedeng i-adjust dito sundin, dito ilapat yung mags kasi lalayo ka sa preno, saka mawawala sa align yung pinakagulong mo sa chassis frame mo. So kaya anong nangyari, nilagyan ko siya dito ng spacer. So kaya nung nilagyan ko siya ng spacer, yung kadena niya salip na naandito lang sa side na to, dito pumunta sa part na to. Papakita ko sa inyo guys. Bali, ito yung gagamitin natin, di ba, na ano, sprocket panel. Tapos, ito naman yung ginawa kong spacer. Yan. Ito ay mga sprocket din to na sira na, mga pinagpalitan. Ginawa ko lang siyang spacer dito. Yan. Para sa sprocket natin. Bali, ganyan na ang position niya, di ba? Kumpara kanina. Pag wala to, nakikita niyo naman yung pagkakaiba niyan. Ang baba, di ba? Ngayon, nung nilagay natin to, tumaas siya. So, kabit natin ang mga tornilyo. Yan ang magiging forma niya guys. So guys, yan yung forma niya, di ba? So ngayon, makikita niyo yung mga tornilyo niya lampas. So puputulan ko muna to guys. So ayun guys, naputol na natin, no? Ayan. Bali, pantay na siya. Wala nang lampas. Hindi na siya makakasagabal dun sa mags natin. So, ayan, naka-install na siya. Ngayon,
Kabit na natin siya doon sa mismong mugs niya. So yan guys, na-install na natin yung rear mugs natin. Rear mugs ng DL150 sa Flash 150 natin. So ayan yung in-install natin na spacer ng sprocket panel sa kanitong sprocket. Ayan yung ginawa natin, yung ginawa ko. Tapos kung mapapansin niyo yung kadena natin, ayun, lumayo na. Malaki na yung clearance niya dito sa chassis. Ay papasok ko na yung daliri ko. Hindi kanina na halos nakadikit na ng ano, halos nakaganyan na siya. Ngayon, pag binitawan mo, malaki na yung clearance niya. So hindi na yan sasayat diyan. Yeah, free will yan, guys. Walang problema. Ayan lang, idinagdag natin spacer saka yung karagdagang bearing para dito sa sprocket panel para nga hindi agad-agad nababasag yung bearing nya. So tuloy-tuloy tayo guys, sa unahan naman tayo. Sa unahan medyo madugo ang babaguhin natin eh. So antabay lang kayo. So guys, dito naman tayo sa unahan, no. Ayan. Bali, para ito mapakabit dito, kailangan yung butasan niyan. Ayan, kailangan yung butasan niyan. Bawat pagitan niyan, yung gitna niyan, kailangan yung butasan niyan. Kung ano yung tutumbukin ng bawat butas nitong plate sensor natin. Ayan. Tapos pag nabutas niyo na yan, saka nyo siya ire-retread gamit to. Ang sukat nito, G's. So, makikita niya. Butasin ko muna to. Makita ko sa inyo. So ayan, nabutas na natin lahat guys. So ire-retread naman natin ngayon. So ayan guys, tapos na nating ma-retread lahat. Ayan, kita niyo naman yung mga butas. Ngayon, kakabit na natin yung plate sensor niya. So bali, ito na guys. 5 tornilyong Allen. Kaso kulang tayo ng isa pa nito. Bali, dapat makagawa pa tayo ng isa. Pero sa susunod ko na gagawin, papakita ko muna sa inyo kasi matatagalan eh. Papakita ko sa inyo kung paano siya isasalpak ng magkakasama. Siyempre, unahin nyo muna ito, itong spacer. Dito yan guys. Yan. Yan. Bali, yung isa lang muna ang walang spacer.
So ayan na yan guys, naigabit na natin. Mga gitnang gitna siya, di ba? Saktong sakto. Yan. Diba? Yung likod niyan ay ito. Yan. Yan, yun ang, ayun yung mga naging butas. Tapos ito. Ito. Ayan. Yun. Yan. Ito yung basic conversion. Yan. Sana makatulong sa inyo to. So, hindi pa tayo dyan nagtatapos. May babaguhin pa tayo guys. Isasalpak muna natin to. So, yun guys. Na-install na natin si front mugs ng DL150 sa plus 150 natin, no. Pero, may conflict din tayo dyan. Kaya na, dinidetali ko na sa inyo yung mga dapat gawin. Para kung gusto nyong mag-convert ng slim mag, ito pwede nyong gawing guide to. Yan. Ngayon guys, kung mapapansin nyo yung bracket ng caliper ko, apat na butas nyan. Kasi nag-convert na rin ako ng mags ng DL150 before. Kaya lang nabasag nga yun dahil nga nalubak ako ng malalim, sobrang lalim ng pagkakalubak. Kaya yan, may mga marka na yan ng butas. May tread na rin yan. Ayan. Tapos yun nga, ito, itong, kung mapapansin nyo, itong bumukol na to, wala talaga yan. Bali yan ay isang straight lang papaganon. Straight lang yan. Bali itong flat bar na to, nakasingkapal nito. Itong flat bar na to, nakasingkapal nito. Iginawa ko lang yan, ikinabit ko lang yan. Winelding ko yan dyan, harap likod. Then saka ako niretread. Noon may nakaretread na yan. Kaso yung pagkakaretread natin dito ay parang hindi okay. Kaya ang gagawin ko, ire-retread ko siya ng panibago. Sana pwede pa. No, so antabay lang kayo guys, ha? Tignan nyo kung paano natin ito ire-retread. So, ayan na guys, nalinis na natin. Ayan, kita niya, nakikita na yung thread niya. Ika lang ha, ayaw mag-focus eh. And basta kita naman na yung thread niya, ayan. Ayun, yung isa. Luminis na, maganda na yung pagkaka-thread niya. So, install na natin. Pero meron pang mga ikakabit dyan guys, hindi basta-basta install yan ha. Antabayanan nyo para makuha nyo yung eksaktong diskarte. So eto na guys, i-install na natin. Ayan. So kung mapapansin nyo, malayo ang clearance nyan. Ayan o, malayo ang clearance nyan. So ang gagawin natin dyan, kailangan natin ng spacer dyan. Bali, ang ginamit kong spacer dyan, itong nut na to. Binarena ko yan para mawala yung thread. So kabit natin. Thank you.
another spacer para dito. Ano bakit? Opo, motor. So ayan guys, na-install na natin. Ayan, may makulit tayong bata. Na-install na natin siya. Ayan. Ayan, pati preno yan gumagana. Ngayon, check natin. Ayan ha, dadahan-dahanin ko lang ng ikot ng paa ko ha. Yun, nagana, di ba? Okay, nagana ang odometer sensor natin. So, yun na guys, tapos na yan. Kabit na natin. So, huhugasan ko lang guys, tapos papakita ko sa inyo yung buong detail. Okay? So, ayun guys, dahil sa sinubukan natin yung conversion ng mags ng DL150 dito sa Flash 150 natin. Tinest natin siya sa takbuhang malayo. Nakarating tayo ng Tagaytay. Eto tayo ngayon sa Tagaytay kung makikita nyo. Ayan. Nakarating tayo dito sa Tagaytay ng naka t-shirt, naka short. Yan. Tapos yung shirt ko, yun pa yung short ko kanina. Nung ginagawa ko tong mugs natin. Pero naligo na ako guys ha. Di lang ako nagpalit agad ng short gawa ng sayang eh. So, ang dami ng labahin. So ayun, so far guys, okay naman yung mugs natin. Ayan, wala namang problema. Hindi naman siya umiinit. Ayan, yung conversion yan, yung mga ginawa natin dyan. Makikita nyo yan mamaya sa video. Basta sundan nyo lang. Makikita nyo yan sa video kung paano natin ginawa yan. Ayan. Tapos ito naman yung likod. Ayan. Hindi naman siya umiinit. Ayan. So okay naman siya guys. Wala namang naging problema sa takbuhan. Hindi tayo binigyan ng aberya. So, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy kayo sa panonood ng video na to. Maraming salamat sa suporta nyo.